Anyway, mahabigan na sa ating linya si Senator Imee Marcos. Senator Marcos, ma'am, naimbag na bigat. Good morning, Apo Senadora. Si Deo Macalma. Good morning, Apo Senadora. Hello. Ay, good morning. Hello, Lakay. Kumusta ay, good morning. Kayo po aming kukumustahin, Senadora. Kumusta po? Anong oras natapos ang special session sa Senado kahapon? Naku, alam mo, sa totoo lang, medyo hindi na ako nakapag-attend eh. Kasi inabot na sila ng gabi. Mm. Eh, pinagbawalan, naka-quarantine ako eh. Wow. Nainip ako, gustong-gusto ko pumunta sa Ilocos. Masaya dun eh. Mm. Ah, ganun ba? So hindi kayo naka-attend ng session kahapon? That's right. Tapos nag-teleconferencing at sa bandang huli, alas 4 na nagsitapos dahil may alitan pa sa house. Mm-mm. At sa totoo lang, ako naman, nag-file kasi ako kahapon, naghabol ako ng iba pang version dahil sa patingin ko, sayang lang yung emergency powers kapag hindi natin natulungan yung tao. Ay, tama po. Ang gusto ko talagang tulong ng diretso, wag na yung patumpik-tumpik pa. Mm-mm. So, eto nga. Medyo bitin ako sa bill na to eh. Bakit kayo bitin? Kaya ba may bill yata kayo? Ano ba itong bill ninyo? Pag-asa. Anong table? Hindi panahon yan ha. Uh-huh. Pag-asa. Uh-huh. Hindi, pag-asa kasi sa tingin ko, bitin yung bill dahil dapat tatlo yung component niyan. Mm. Unang-una yung sa pag-asa, sa ASA, dapat may alaga, sustento, at pag-angat ng negosyo. So tatlo sana yan kasi sabay-sabay ang problema natin. Mm-hmm. Yung alaga, syempre mga frontliners natin na halos walang gamit para tayong nagtulak ng sundalo na walang baril sa gera eh. Kawawa naman eh. At eto nga, sana yung alaga, kupunin rin dyan yung ating ibang frontliners katulad ng police, katulad ng mga transport workers, katulad ng media, dami nang nadali ha. Ay opo, oho, actually meron na matay sa hanay namin. Oo. Oo, sa hanay ng media. Pagkatapos yung food, ano, yung pagkain natin, kasi humihiyaw na yung marami dito sa Metro Manila. Naawa nga ako sa LGU. Mm-mm. Kung bakit pa inaawa yung LGU, hindi nga makapagpakain ng karami-raming mga urban poor, marginalized sector. Mm-mm. So dapat yun ang alaga. Ikalawa, yung sustento, yung S, ano? Yung sustento, para bigyan natin yung iba't ibang mga arawan, yung mga hindi na nakakapamasada, yung iba't ibang peace workers, yung gumagawa ng inabel, binabayaran lang yan pag may bumibili. Mm-hmm. So dapat yung mga yan bigyan rin ng cash outright, no, mga stipend. Mm-hmm. And also the self-employed, all of these guys. Pagkatapos yung isa pang A, yung pag-angat ng negosyo. Angat, paano yun? Dapat bibigyan mo kasi yung negosyante, kasi pag nagsara yan, di nawala na ng trabaho, patay na naman yung empleyado. So we need to keep them alive. Mm-hmm. Yun. So tatlong stages pala itong ano, tatlong bahagi na yung bill para sa mga empleyado, negosyante, at frontliners. Ayan, oo. Yun. Lakay Deo. Kasi sabay-sabay yun eh, di ba? Mm-hmm. Pinag-lockdown natin. Opo. Di naman natin binigyan ng pagkain. Pambihira naman. Eh, wala namang pambili yung mga yan. Wala namang kinikita. Mm-hmm. So, dapat sabay-sabay tulong. Mm-hmm. So, hindi po sapat yung sinasabi. Although yung ibang malalaking kumpanya, ang sabi nila ay tuloy-tuloy ang sweldo kahit walang pasok. Yung iba naman ay in-advance yung kanilang 13-month pay. Tama. Lahat tayo, kung anong magawa natin sa ating mga kasambahay, sa ating mga empleyado, talagang ginagawa natin. Pero anong hangganan yan? Mm-mm. Kasi kahit nagtitipid ka, kahit may reserve ka, kakainin mo yung vacation and sick leave. Mm-mm. Kahit ano pang gamitin mo, may hangganan yan. Pag umabot ito ng Hunyo, sinasabi, mm-hmm, Agosto pa, nakakatakot eh, di ba? Mm-hmm. So talagang kakapusin kahit anong yaman ng kumpanya. At saka merong mga kumpanya na talagang naghihikahos na eh. Yung mga travel industry, ay, tourism. Oh. Yun talaga, ilang buwan na yan yung sa Cebu. Umaasa yung mga Cebuano sa tourist. Eh, wala nang turista noong January pa. Mm-hmm. Sa Ilocos, yung ayan, mga sa atin sa Ilocos, sa Burgos. Aha. Lahat yan, wala nang kinikita eh. Ilang buwan na eh. Mm-hmm. So dito sa inyong bill, merong emergency package na ano ito? Ilang billion ba? 7 Oo, nakakasindak na billion eh, di ba? dahil sinabi ko diyan, siguro kung aabutin ng 3 to 5 months, 3 to 6 months, ang kakailanganin 750 billion. Mm-hmm. Pero yung kahapon,
etong hinaing sa Kongreso, mukhang eto yung kalahati pa lang yan, halos kalahati lang dahil kukunin yung mga iba't ibang items sa budget, contingency, calamity, quick response. Siguro kung uubusin yan yung PAGCOR, PCSO, President's Fund, makakalikom ng 300 plus para kalahati. Mm-hmm. Pero sa tingin ko, panahon na mangutang. O, ayan ah. Ganun po kasi ba? Kasi dapat itodo na yung tulong eh. Mm-hmm. Ayan, so, nakausap... hindi time pa maging kuripot o maging Ilocano ngayon. Kailangan all out, all in. Ito nga, sabi nga ni Congressman Joey Salcedo na makausap ko kahapon ng Waste and Means Committee ng Kongreso, kulang yung sinasabing 200 billion na ilalaan dito para sa panlaban sa COVID-19. At mga tulong sa ating mga kababayan apektado ng quarantine ngayon. Oo nga, tama yun. Dahil yun nga, pareho kami ni Joey. Pero mas malakas ang loob ko. Kasi alam mo, mas maigi na itabi na yung pera. Para kung hindi kailangan, hindi ibalik. Ayos yun. Walang problema yun. Pero pag hindi ka handa, yun ang nakakatakot. Hindi ako takot mangutang ngayon para sa Pilipinas. Dahil nakita mo noon, ang taas-taas na ng ranking natin sa mundo. Entindi. Pero... kaya halos zero interest na tayo. Kasi ang taas ng rating eh. Pero Senator Imee, worldwide itong pandemic na ito, lahat po ng mga bansa nakaranas ng crisis ngayon. May magpapautang pa kayo sa atin? Yes, sa totoo lang, talagang utang lahat ang inaabot eh. Mm-hmm. Imagine yung sa Amerika, sinasabi nila down payment lang nila $2 trillion. Hindi ko nga ma-imagine kung anong ibig sabihin nun. Mm-hmm. Eh ganun din yung mga Germany, yung mga kung ano-ano, linalaan na nila 1/5 ng kanilang ekonomiya, linalaan na nila sa COVID. Mm-hmm. Eh tayo, tingi-tingi as usual. Mm-hmm. Eh baka sa katingi-tingi na yan, mas lalong lumaki ang problema. Alam naman natin, pagtagpi-tagpi lang yung bubog, eh pag umulan ng kaunti, babagsak yung bubog, napinsala pa yung buong pamilya. Mm-hmm. Kailangan talagang minsanan gawin ng maayos at ilaan na yung pera. Okay, Senator Marcos, ma'am, ayan, dumako nga tayo sa Ilocos. Ano po ang balita natin sa Ilocos? Anong sabi ni Governor Matthew Marcos Manotok? May mga coronavirus patients na ba sa atin sa Ilocos Norte? Well, kaninang umaga, may balita tayo, kinonfirm ni Governor Ryan na unang-una, yung sa Maria de Leon na pasahero, yung driver, meron isang confirmed na COVID infected. Tapos sa Abra, nung nakaraang linggo at sa Cagayan. Sa awa ng Diyos, yung Ilocos Norte, wala pa. Mm-hmm. Pero, lakay, alam mo naman, sa question of time, hindi lang natatamaan pa, pero sa totoo lang, sigurado yan. Kasi labas-pasok din yung ating mga OFW. Ayan, but so... ang sitwasyon ng lahat ng ospital, mula kay Governor Bernos hanggang kay Governor Matt, Governor Ryan, Governor Mamba, pare-pareho eh. Talagang walang testing kit, walang PPE yung mga ospital. Yun, walang mga gamit, wala man face mask o alcohol. Talagang miserable ito. Mabuti na lamang at yung Marcos Mariano Marcos State University naka-formulate sila ng alcohol senator. Yes, oo nga, sabi nga nila, binibiro ko nga, baka mag-aamoy suka kaming lahat niyan, parang sukang Iloko yata ito eh. Kaya, nagbibiroan kami, pero may gamit din yung suka, fermented yun, probiotic daw. Yung ang tanong ko dun, baka mama, yung na-formulate dun na alcohol ay baka yung sukang Iloko, o kaya basi. Sigurado yan. Eh di masaya, mas lalong masaya, di parang basi, di masaya lahat sa probinsya. Pero ang totoo, mas masaya sa probinsya kaysa sa Metro Manila kasi kahit pa paano hindi sila nanganganib sa pagkain. Mamimitas ng malunggay yan eh, matitibay na ang tuhod. Alam ito mo naman. Yan. At saka hindi po masyadong overcrowded ang mga tao sa probinsya unlike dito sa NCR. Talagang yes, nakatakot. Oo,
mahirap mag-social physical distancing dito eh sa atin. Ang layo-layo, lakas-lakas pa ng hangin, ang init-init pa ng araw, eh, siguradong hindi na makaka-infect, hopefully. Pero ganun pa man, marami pa rin pasaway sa quarantine. Nagagalit si Governor Matthew, nagagalit rin si na Governor Ryan, at talagang hindi sumusunod yung mga tao. Pambihira talaga, oh. Matitigas. Eh, dapat pakilos yung mga barangay officials, yung mga pahalat-kalat sa kalsada, siguro. Eh, dapat, huliin ang mga yan, pagsabihan. Tama, tama. Lalo yung mga bipats at tanod natin, eh, kung sino pa yung matanda at high risk, siya pa yung maangas na magronda ng magronda. Sila? Kaya nga pinagsasabihan ko, pwede ba magsiuwi na kayo, lalo na yung may edad, yung mga buckets natin. Anyway, balihan ko ang Senado, Senator. I mean, ilan po ba kayong naka-quarantine ngayon ng mga senador? Eh, sa totoo lang, marami-rami na kami. Kasi si Mig Subiri nag-test ng positive, tapos Sani Angara nagkasakit, si Joel nagkasakit sa lamay ng kanyang nanay, tapos ako inubo-ubo na naman kahapon kaya hindi ako nakapunta, eh mahirap talaga eh. So napakarami naming tao nakikita sa araw-araw, kaya hindi rin namin alam kung ano na. At eto nga, hopefully, ako tapos ang quarantine ko by 25, March 25. Kaya pilitin natin na sabay kayo ni makatulong konti. Sabay kayo ni Secretary Duque, matatapos din yung kanyang quarantine bukas. That's right, that's right. Sabay-sabay kami kasi last day of session namin, March 11. Eh yung mga na-infect sa Senate at may nadali pang asawa ng namatay at pati yung mga kongresista, na yung staff nila na dali rin, March 11 yung last day, so bilang na bilang namin na 14 days. Ayan. Ganun yon. Eh kayo naman sa atin, medyo marami rin balita sa stasyon at sa ibang stasyon na yung ibang media rin medyo nakakawaan eh. Nasa parang nasa frontliner din kami kasi kami mga nag-i-interview sa mga ano, ayan, mga pasyente, minsan sa mga doktor, ayan, sa mga hospitals. That's so malungkot nga, merong isang kasama namin sa ano sa GMA ang si Marie Ruiz. Ang right, barkada ni Milky. Ayan, barkada ni Milky yan, tsaka ni Sally Ortega. Ayan. Yes, that's right. Eh, eto nga, meron pa akong ibang final na bill kahapon. At ito yung Bill 1416, yung mandatory reporting. Kasi itong daing ng ating mga doktor, na apat na yung doktor na nadali. Yung ilan doon, dahil hindi nagtatapat yung pasyente, na nag-travel pala siya sa kung saan-saan na infected countries. Eh dapat pagbawal na yun. Dapat magsabi ng totoo kung saan ka nang galing. Doon sa, dito ba sa bill nyo, may parusa ba doon sa mga pasyenteng nagsisinula ng kanilang sakit? Yes, oo, dapat naman parusahan din yung pasyente kung hindi nagsasabi ng tapat, eh paano magda-diagnose yung doktor? Ang ending, hindi nagsabi ng totoo, nadali pati doktor na infect din, kawawa naman. Ayan, paano ma'am na ano, dito sa ano, sa ganitong suporta, ito ba ay bukod dun sa unconditional CASA transfer program o yung ano, yung 4Ps, apektado ba rito o i-integrate ba ito? Ang sinasabi natin, i-aumentohan na lang. Kasi yung 4Ps may tinatanggap na. Ang gagawin dito, aumentohan na lang yung 4Ps. Siguro konting tulong sa pagkain kasi hindi naman sila makapag-access ng pagkain. At saka dagdagan ng konti kasi nga hindi makapagtrabaho kung sino sa pamilya nakakapagtrabaho. Pero yung buong buo, yung mga talagang namamasada, yung mga construction worker, yung ating mga arawan, na walang natatanggap, zero talaga. Ayan. Anyway, Senator Marcos, ma'am, maraming salamat po at sana nga ay maipasa ito na sabing bill na ito para makatulong sa ating mga kababayan. Thank you yes, very much dapat po. Dapat part 2 na tayo sa ating bill. Emergency powers daw yung una, pero yung tulong, yung PAG-ASA, yung Alaga, Sustento at Pag-Angat ng Negosyo, itulak po natin. Thank you very much, Apo Deo. Ma'am, sandali. Keep well. Last na lang nga pala. So anong pinagtapusan ng session sa Senado kahapon, ano ang ibibigay na kasi na nagugulan, emergency powers ba, special powers, limited powers, standby powers, ano ang tamang definition sa powers na ibibigay sa presidente para harapin, lutasin itong coronavirus pandemic na ito?
Sa totoo lang, hindi ko masyado nagegets. Nalito pa nga ako sa standby power. Sabi ko, hindi naman yata genset si presidente. Nalito nga ako sa kanila. Kaya lang, sa akin, ang tingin ko, maganda naman, finally, much better naman kesa sa yung mga takeover ang nangyari. Ayan, ang final version, very limited powers to cope up with the emergency. Limitado lang para sa pag-realign ng budget, limitado lang sa pag-wave ng mga napakaraming papeles na kinakailangan ng FDA, customs, at iba pa. Sana isatupad talaga. Alam mo ba yung balita ko? Kasi wala akong magawa sa bahay. Tinatanong ko lahat ng mga laman ng customs. Maraming nabubulok na pagkain doon, ha? Naku, ala. Ipamigay na lang yan, ha? Lakay, nakakainis na. Kaya mo, ha? Tunetonelada ng bigas na smuggled daw. Uh-huh. Tapos, na TRO, pwede naman i-remill yan ng NFA. Ang NFA na yan, bude-budega pala yung kanilang bigas, ipamigay na yan. Mm-hmm. Pambihira naman, bubulokin pa. May ani pa, di ba? Naggagapas ngayon. Mm-hmm. O nga pala, ano pa nung mga paggapas natin mga kabayan sa Ilocos ngayon kung hindi sila makalabas ng bahay? Kaya nga, hindi ko nga maintindihan. Pati ba naman yung gapas, pinapakialaman. Mm-hmm. Pagkatapos yung sa customs nga, ilang ano ba yun, reefer container something ng mga imported fish, nabubulok din. Naku, at mga dilata. Mm-hmm. Ilang container din, daan-daan ang mga dilata. Sa tingin ko, kung nandyan na rin yan sa customs at talagang malabo na na-smuggled, ipamigay na rin natin yan. Hirap na hirap na yung mga mayor ng Metro Manila. Maraming salamat, Senator. At least nabanggit yun siyan. Sige, ipa-follow up natin sa Bureau of Customs yan. Sayan naman yung mapagkain mabubulok dyan. Oo nga, kulitin po ninyo yung mga bigas at lalo na yung isda, preskong-presko pa raw. Wow. Nako ha, naka-deep freezer pero sariwa daw yun, ayos daw yun eh. Mm-hmm, mm-hmm. Ayun, sige. Senator, maraming salamat. Good morning. Diyos lagi na Thank apo. Thank you.